kamusta? And nandito ako ngayon sa aming napakalaking balcony. Napakalaki pagka sinama natin yung sa lahat ng unit na bahay. Well, kasi meron mga nag-request ng update or nagtatanong kamusta na yung mga plants mo sa naginong vertical garden sa balcony. And okay na po sila. Actually, medyo skeleton to nung... Hindi ba skeleton na skeleton? Medyo kulang-kulang to last week. At kakaayos ko lang siguro mga... Kailan ko ba to inayos? Mga 4 days ago, mga ganon. Kasi yung iba, inilagay ko dun sa gate. Dilagdag ko sa gate, diba? Yung iba... And kaya parang kumonte yung from sa ano ko. Kasi nga, from sa vertical garden ko sa living room, which is parang namimiss ko na. Actually, kahapon gusto ko na ibalik. Sabi ko sa husband ko, ibalik ko na kaya yung vertical garden dito. Sabi niya, wag muna. Ibig sabihin, hindi pa niya namimiss. Nasisiyahan pa siya sa tahimik na bintana na kulay puti lang. So, yun nga. Just to give an update din. And meron din syempre akong mga... na natuklasan ba or hindi, parang na-discover ko rin na may mga plants din hindi pwede dito at sayang. So isa doon ay yung itong naka-recover na to, in fairness, itong Ficus pumila. Nung pag-akit ko nito dito, kahit everyday ko silang mini-misting or dinidiligan, na ano sila, nagka-brown dot, ano ba yung tawag doon? Brown spots. Nagka-brown spots. So, hinayaan ko lang. Tapos yung ginawa ko, tinitrim ko ng tinitrim. Hanggang sa ayan, no, naka-recover na siya. At least, meron din ako nakita na pag ganun, hayaan mo lang, diba? So, yung mga ganito ko, na nilagay ko sa labas, eh, syempre, mainit-init na rin ngayon. Hindi naman sila yung talagang na-direct sunlight. Yung mga galing ko nga sa... living room namin na ganito. Marami akong ganito doon, diba? Mga 5 yata or 4. Nagpuro na ganun din. And ngayon pa lang sila nakaka-recover. Unlike this. Ay, hindi niyo, oh. Nakakatuwa pa nga kasi mas gumanda yung variegation, yung mga bagong usbong. So, yung ginagawa ko, tinitrim ko. So, parang trick din, diba? Kung gusto niyo na mas maging variegated yung Ficus pumila niyo, mag-ano kayo, ayan, oh, mag-trim-trim kayo. Parang sa ibang halaman din, diba? Pag gusto niyo mas mag-usbong, itrim niyo lang. And mabilis naman siya. Hindi ko nga ito pinagpapapansin eh. Hindi ko siya masyadong hinapansin, hinahayaan ko lang. Pero nasad ako talaga na ganito. Parang ang dami kong Ficus pumila na nasayang. But, well, ayan, at least yun, diba? Ang ganda-ganda. So, isa to sa medyo discovery, medyo naisip ko na, match naman na rin siya dito. But siguro medyo nahirapan nag-adjust since galing siya sa loob ng bahay, diba? Tapos biglang medyo mainit kasi dito sa balcony. So, ayan. Ang ating isang plant. Wait lang ah. Wait lang. Ayan pa din naman sila. Meron lang akong mga ibang inayos. Ganyan, inalis. Pero mostly parang ganun pa rin naman yung setup. Yung ferns, inalis ko dito. Isa lang ang tinira ko na Boston fern. Kasi dati may Raffles fern doon. Inalis ko, nilagay ko sa baba. And etong money tree na nasa baba dati, ayan o, oh, yung kakaibang parang payong from Saki Love by Naruthie. Diyan ko na nilaga. And tumumba nga ito kahapon, kaya nakakalat pa yung mga bato-bato na yan. So, ibabalik pa namin yan mamaya. As in, ano lang to, parang biglaang isip ko lang din na i-update. Kasi nag-reply ako sa mga comments sa YouTube, And nabasa ko, medyo mangilan-gilan na yung nagsasabi ng mga pa-update naman sa kamusta na ang vertical garden. So, ito si Neon Photos. Nakita niyo naman. Ayan, ang haba na ng inasenso niya. Tapos, ito si Bromeliads. Medyo lumaki-laki na siya kasi masyado pa itong baby before eh. Tapos, etong mga, nandito ako natutuwa sa mga philodendron. Ano nga, nakalimutan ko na naman tawag dito. Dalawa kasi ito, either lemon lime or moonlight, parang ganun. Basta, ito yung mas murang version lang. Ayan, ang dami niyang usbong. Especially dito. Ayan o, oh. Ang dami, hinahayaan ko sila mag-dry ah. Tulad niyan, dry na sila. Lalagyan ko to ng ano, ng didiligan ko na to mamaya. Pero kaka-miracle grow ko lang dito nung last week itong mga to. Ayan o, oh, ang dami na. So parang mas lumago talaga sila. Ayan o, oh, dati mas kita nyo pa yung mga paso-paso dyan eh. Ngayon hindi na masyado. Tapos ito, okay naman yung mga bromeliads ko dito. Ano naman sila, hiyang sila. Ayan o, oh.
Ang ganda ng variegation. Ito rin si Boston Fern. And madalas na ako nagpupunta ngayon dito dahil nga dito sa mga ferns ko na to. Ito yung mga ferns ko. Grabe, ang lalago na nila, oh. Dati makikita nyo pa yung spacing niyan. Yung baga may spacing pa yan sa gitna. Pero ngayon wala na. Halos pag nakita nyo siya from sa labas, ano na siya, yung full na siya. So, ayan, yung mga spider plant. Natural lang naman yung may mga ganyan-ganyan na yellow-yellow. Kasi minsan nahayaan ko sila talaga mag-dry. Kayo nga nag-yellow, eh. Charit. Tapos, eto si, ano, dati meron ditong malaki na, ano, dalawa yan, eh. Dito siya sa corner. Dito yung dapo fern or bird's nest. Tapos, dito naman yung parang, ano nga yung tawag doon? Yung fern na isa. Hindi siya Boston fern, eh. Diyan siya nakalagay. Inalis ko na kasi naiinitan siya. Hindi niya type dito. Parang naiinitan siya. Kaya inalis ko na. Nalagay ko na lang sa baba. Tapos, eto. Etong side na to, napansin nyo, nabawasan na sila. Kasi eto nga, nilagay ko na to dito. Inusog ko lang. Nandito na yan. Ayoko kasi masyadong isog dito kasi natutuluan siya ng tubig sa aircon. Ayan, natutuluan. So, nandito yan talaga. Dito yung paso. Inusog ko lang kasi nga natapon tong mga to. So, itong mga syngonium, ayan, nagtaasa na sila. Ayan, nagtangkara na sila. Tapos, ito, ang bilis na itong philodendron na ito. Diyos ko, napaka makakalimutan ko talaga sa pangalan. Basta, ito yung mura lang na philodendron. Isa sa mga pinakamurang philodendron. Ayan, nakikita niyo naman ang daming light green, oh. So, ayan, ibig sabihin mga bago yan. Ito pa, magiging pataas sila. Huwag kayo pataas, pababa kayo, dear. Tapos, ito din. Ito rin syngonium na to. Ito na naging problem ko sa syngonium. Ayun na, nagkakaganyan. Siguro kasi masyado ko na naantay na mag-dry. So, sorry naman. Tapos, ito meron akong dwarf syngonium. Galing to sa vertical garden sa baba. Ayan, oh, ang cute-cute niya. Gusto niya dito. Tapos, ito mga bromeliads ko pala. Ang cute. Ayan, oh, may bago na siyang baby. Ayan, oh. Tapos, eto din, meron din, oh, ang galing. Naglalabas na siya ng isa dyan. Hinayaan ko lang yan. Pero lagi ko itong ini-spray yan sa ibabaw, sa crown niya. Yan. Then, etong aming artificial grass. Nakita niyo, itim-itim na sa ilalim. Kasi nga, yun yung mga tulo ng tubig. Tapos, syempre, di ba parang kumakatas tong grass na to. Lagi naman itong inawalisan ni Gina, ng aming helper. Pero kailangan natin na ulit tong malinis. Yan. Madali naman ito linisin kasi maliit lang, eh. Yan. So, ibig ko sabihin, ito, 3 years na to, o, pa 3 years na to dito. Okay na okay pa din siya, diba? O. So, talagang sulit naman tong artificial grass na to. Sa mga nagtatanong pa din hanggang ngayon sa bagay. Siguro, mga new viewers, diba? And, madali lang itong walisan, eh. Walis ting-ting lang to. Tapos, may nakaabang kayo lagi na dustpan. Okay na okay lang to. Ayun yung mga maliliit. Minsan binabacuum namin, especially dun sa baba. Binabacuum ko yun. So, ayan. Ito naman, itong bromeliads na to, talagang sa living room pa meron na to. Eh. Meron na tong parang nag-dry na part na to. Pero, at least hindi na siya umasenso. Ganyan na siya. Nakakatuwa lang kasi ang ganda pa din ang color nila. Oh. So, pag nag-decide akong ibaba to, grabe, adjust na naman. Kasi medyo malaki na rin yung inilaki nila. Yung pa-wide nila, malaki na din. Ito, oh, 'di ba? Ang ganda oh, shiny. Ito yung kapareho niya. Ito, ito silang dalawa silang binili ko. Ito naman yung nawala in variegation, pero nakakatuwa itong sa pinakataas. Parang nagkakaroon siya oh, siguro kasi parang ito yung usbong part niya. Ayan na nagkakaroon-roon na siya. Yan. Tapos si Money Tree, mukhang yung naman dito kasi meron siyang mga bagong usbong. Saan na ba yung bago nito? Ay, ayun, natanggal na putol nung nag-ano. Pero ito sa taas, ayun na, may bago siya yan, bago yan. So, okay na siya dito. Kasi sa baba, medyo wala na siyang space dun, eh. Ayun, no, ayun yung kalat niya. Nilagay ko muna dyan. Yan, so parang meron siya. Kasi siguro, yun nga, dahil kinat na yung puno na part dun. Pag humangin, solid na yung tama dito. Kaya pag bumagyon ako, patay. Hindi na tulad ng last year na safe kami. Ayan, ito si ano oh, si Boston Fern. Puro usbong. Nag-brown, lagi naman itong ano, nakailang ano natin, nakailang walking dead, tapos mabuhay ulit, walking dead ulit. So, ito yung isa, yung una-una kong bromeliads, ayan, nag-green-green na lang siya talaga dyan, kasi nawala yung variegation niya, di ba? So, ayun.
Mabilis ang update lang and papadinis ko na yun mamaya. Ayan. Tapos mamaya, hapon ako magdidilig dito. Ayun nga, usually hapon ako nagdidilig dito mga 5 PM. Ganun para hindi talaga mainit. Okay naman sa kanila. Yung iba, di ba, morning. Pag morning, sa baba, nag-misting-misting lang ako sa mga ferns kasi natatamaan na rin ang morning sun yung sa dulo na ferns. But yung fig tree, luckily, nasanay na sila ng may direct sunlight. But morning sun lang naman kasi talaga. So, okay lang. So, ay, ito yung isang, ano, Ficus pumila na medyo hindi pa ganun ka nakaka-recover. Ayan, no. Pero nakita niyo, ang ganda na ng variegation. But, kasi trailing talaga to, ayan, wala na yung mga nakatrailing na sa baba. And puro usbong. So ayan, ang ganda ng mga usbong niya, puro ang ganda talaga ng variegation. Yun nga lang, hindi na siya trailing. So plano ko ang pumili ulit ng mga ganito. Na pagka kunwari naglagay ako sa nagbalik ako ng vertical garden sa living room, bibili na lang ako kahit mga 2 or 3. Na sana may mabilan ako dahil ang bihira na nito. Bibili na lang ako kahit mga 3 para yun na talaga yung at least alam na. Ang hirap pa kasama ng Ficus pumila, promise. Araw-araw mo silang dinidiligan, araw-araw mo nilalabas, pero hindi ko maintindihan, grabe. Mas pinahirapan nila ako kaysa sa ferns, kasi ang ferns naman, yung ibang ferns ko nga na nasa living room, kahit every other night ko na lang nilalabas, caring-caring. Pero yung mga Ficus pumila, grabe, dati nung una-una sabi ko, ang dali-daling alagaan, ako, binabawi ko na po, wala na kayo maniwala. Mahirap siyang alagaan, unless siguro nasa labas lang, tapos laging malamig, hindi ko mag-get, nanihina, nahihirapan na ako sa kanya, in fairness, isa siya sa mahirap ha. Hindi siya ganun kamahal, hindi siya ganun, hindi naman siya yung rare, pero ang hirap pakisamahan, grabe. So, ayun. Iba ko lang naman yung person ito. Dati, andito yung Ficus pumila sa ibabaw. Kung ginawa ko, nilagay ko na medyo sa lower area para hindi masyadong mainit. Pero hindi naman nagkakaroon ng direct sunlight dito eh. As in, wala. Siguro talaga na-shock lang sa biglang init from living room. Nai-miss ko na nga yung vertical garden. Baka mga March or April, ibalik ko. But, let's see. Kasi, pag naglagay na naman ako ng vertical garden doon, mababawasan na naman yung mga plants ko na nakakalat, diba? So, parang okay din kasi minsan yung kalat yung plants, parang ganun. Pero, namimiss ko na sila, promise. As in, kahagabi, munti ko nang ibalik, munti na akong magbalik. Natopak na talaga ako kagabi. Kahit na ang busy-busy ko sa accessories, parang gusto kong isingit, parang ganun. Namimiss ko yung view, but next month, check natin next month. Anyway, eto pala, yung pag-update ko dito, this is after more than a month. Kasi first week of January ko ito nilagay eh. Pa last week of Feb na tayo, diba? So, okay naman, in fairness. And buti na lang, eto yung mga plants na nilagay ko. Ayan yung mga ganyan. Ito, mga philodendron na to. Kasi grabe sa philodendron talaga. Akala ng iba ang philodendron, lahat mura, di ba? Pero ito yung mga philodendron na to, ang mumura lang, pero ang dali-daling alagaan. Ang bilis nilang musbong, oh. Kumapal na talaga sila dati, as in mga halos paso-paso pa lang yung makikita mo dyan. But ngayon, ayan. Di ba? Yung spider plants, napansin ko, okay naman sila sa labas, wag lang hayaan na. First time ko kasi may spider plants na, spider plant, hindi pala to spider, duwardes pala to. Kaya tingnan nyo, wala silang babies. First time ko nagkaroon ng ganito sa labas, kasi bumili ako ng mga ganito last year, para lang agad sa vertical garden sa loob. So ngayon ko napansin na, nagbabrown tips lang, kasi nga, minsan talaga nahayaan kung sobrang dry. So, anyway, hindi na forgiving naman sila, napansin ko. Tsaka normal lang yun, may mga magbrown. Normal lang yun, parang sa buhok natin, di ba? Pagka patay na buhok na, yung kumbaga end na ng kanyang life, yun na yun, di ba? So, wag kayong ma-stress kung may mga magbabrown, ganun. And yun nga pala, since Saturday ngayon, I'm not sure kung makakapag-live ako later kasi marami talaga akong ginagawa na accessories ngayon. But, check natin kung tabakin ako at si Pagin, diba? Ayun. Nakakatawa, may nag-request pa ng ni Sedi, house tour. Yung doghouse po ni Sedi ay made of plywood na maliit lang. But, minsan ipapakita ko sa inyo. Asa na nga ba si Sedi? Nasa mapapuntahan natin. Eto na si Sedi.
Ayan, sinalubong niya ako agad pag ano, naisara ko pala kasi yung pinto sa taas, hindi siya nakasunod. Sedi, nahanap ka nila, hindi na akong log nila, ikaw na. Ayan, tayo doon. Sedi na akong nahanap-hanap nila, hindi na ako. Ikaw na, ikaw na yung log nila, kasi ang cute-cute mo. Ang cute-cute na swing-swing kami lagi ni Sedi dito. Sabi mo, hi guys, kamusta? Kamusta? Naantok pa ako. Naantok na naman ako. Bango-bango. Naantok na naman si Sedi, oh. Pogi-pogi. Kagigil. Ay, malapit na po birthday ni Sedi, charot. Matagal pa, June 29 pa birthday niya. Magsa 7 years old na siya. Yan, oh. Gustong-gusto niya dito lagi magsaswing kasi naantok siya, tapos nihilo siya. Yan. Oh, beautiful eyes ka daw ulit. Naantok. Oh, shush! Naku, naku, naku. Papakita ko na naman yung kiss mami. Eh. Kiss mo ako! Ay, mag-kiss. Gusto niya siya lang i-kiss. Wala si Rafa tsaka si husband. Lumabas siya dali. Lumabas siya dali, no? Lumabas siya dali. Nakakagigil naman yan. Kamala, kala mo, bait-bait. Pero napaka-ano na yun. Napaka-ungulero na ito. Ito pa pala si ano. Yan o, paggabi, inilalagay ko sila dito. Ngayon ko lang yan, hindi pa binabalik hanggang ngayon. May ibabalik ko na yan. So, ayun ang aking quick update sa ating vertical garden sa balcony. Na okay naman. Nakakapagod lang dun magdilig. Kasi yung iba, diba, sabi maglagay ako ng hose. Naisip ko yun, maglagay ako kasi may gripo kami dito eh. Pwede ako maglagay ng mahabang-mahabang hose paakyat. Problema kasi hindi ako nagdidilig sa plants ng tap water. Oh, wala, hindi pwede. Marami akong biniling galon. Tapos tinutulungan ako ni Gina pag-aakyat, magbababa ng mga pandilig. Ganon. Tapos pagka naman may miracle grow, isang timba yun, pinapaakyat ko minsan sa husband ko or minsan kami ni Gina mag-aakyat, ganyan. Ganon. So medyo nakakapagod. Buti na lang mga once a week lang. Pero mabilis mag-dry ang mga halaman sa taas. Kasi nga, mahangin, tas mainit, gano'n. Lalo yung hangin, di ba, ang bilis makapagpadry niyan. So, ayun sila. Pero, buti na lang, matitibay naman yung mga nakalagay doon. So, ayun, yun lang naman. Nga pala, comment down below yung mga gusto ng, anong tawag doon? Yung mga gusto ng other topic, other, anong tawag doon? Care tips, ganyan. Pero ang dami ko lang na care tips, no? Yung iba nga, like ferns, parang nakatatlong care tips na ako sa ferns. So, baka lang, meron pa ako nakalimutan. And, nakita ko na naman yung kakadating na nalaman kahapon. So, ayun guys, just comment down below yung mga tip nyong ipaano. Pero, anong tawag dito? Sa skincare kasi, yung mga nag-request ng skincare, wala akong ma-skincare sa inyo. Kasi yun nga, I'm just using soap, tapos yung vitamin C serum. Yun lang. Pero meron na po akong dalawang skincare vlogs. Tapos lalo pag sa live, yung mga nagtatanong, nami-mention ko naman lagi yung mga gamit na products, ganun. But, I'll check nga later kung makapag-live tayo, no? Kasi, labi nakakapagod, tsaka hindi ko mapigilan na dumaldal at sumagot. Minsan, umaabot talaga ng 2 hours. So, yun guys, don't forget to like or follow Facebook page, Roma So, Instagram account, Roma_So, and don't forget to subscribe. Bye-bye!